So yun, what's up mga sir? So dito naman tayo, may ginagawa naman tayong tutorial patungkol pa rin sa motor. So yan, nakikita nyo. So ngayon gagawin natin tutorial, mag-actual tayo or ipapakita natin kung paano ba magpalit at maglagay ng clutch lining sa XRM 110 or Wave 100. Paano ba magpalit at paano maglagay. So ito mga sir, mga lods, sishare ko lang to sa mga di pa nakakaalam o sa mga gustong matutong mag-mechanic o gustong matutong mag-ayos ng kailang mga motor o gusto magpalit ng kailang mga clutch lining pero namamahalan sa labor. So pwede nyong subukan, basta yung importante dyan is sa inyo yung motor, kahit anong mangyari sa inyo. So why not, subukan nyo para magkaroon kayo ng kaalaman patungkol sa pag-aayos ng inyong motor. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng clutch lining sa XRM 110 or Wave 100. So bago ko simulan yung video natin, so sa mga di pa nag-subscribe sa aming channel, so please subscribe, tapos click natin yung notification bell sa tabi niya para ma-update ka sa mga iba pang videos na i-upload namin, at i-like and share mo na rin yung videos natin sa mga iba nating mga ka-viewers or mga ka-youtubers, at mag-comment na rin kayo sa comment section sa baba kung may mga gusto kayong sabihin or itanong or ipa-tutorial. So open tayo sa mga comment, basta wag lang masyadong harsh yung mga salita. So ito na sinasabi ko, kami non-professional mechanic lang kami, pero gusto lang namin tumulong, kaya gumagawa kami ng mga ganitong videos para sa mga di pa nakakaalam sa mga ganito o gusto matutong na gumawa ng kailang motor. So ayun mga sir, mga paps, simulan na natin. One hour later. So ayun mga sir, so dito yung clutch housing natin, tapos ito yung clutch lining at saka pressure plate, tatlo. So tatlo yan, dali na backlash ko na yan, so patakita ko lang sila kung paano yung pagkakabit dito. So napakadali lang mga sir, mga paps, pagpapalit ng clutch lining. So ito yung discarte ko, or ganito ako pag magkabit ng clutch lining sa aking motor. So ganito lang. So may mga ginagawa ko kapag magpapalit ako, ang ginagawa ko is binababad ko muna to sa langis yung clutch lining kapag bago siya. Since hindi na to bago, gamit na to, ano ko lang kasi dininis ko yung makina ko. Kaya ayun, bale, hindi ko na to ibababad sa langis. So ilalagay na lang natin agad. So simple lang mga guys. So pagpapalit ng clutch lining, siyempre titignan nyo muna dito sa baba. Kasi una bakal siya or yung ano metal, then clutch lining yan. Tapos pressure plate. So tingnan niyo na kung paano magpalit ng clutch lining. So una, bali apat yung clutch lining. So ilagay muna natin yung unang clutch lining. So yung clutch lining, huwag kang matakot kasi wala nang problema kung apat to, wala naman tong kahit paano mo to ilagay, okay lang. Walang problema doon. Wala namang nakalagay na ito yung una, ito yung pangalawa, ito yung pangatlo, ito yung pangapat, pero wala. Importante doon makabit mo to nang maayos. So nilagay natin yung unang clutch lining, tapos ilagay natin, isunod natin yung pressure plate. So ganyan lang. Tapos clutch lining na naman. Yan, tapos pressure plate na naman ulit. Tapos clutch lining na naman. Then pressure plate na naman ulit. Then last clutch lining. So, yung panghuli mga pops, mga lods, yung paglalagay nito, bali gagawin mo siyang lock. So, nakikita niyo 'yan mga lods? Kikita niyo 'yan mga sir? So, dito yung tatlo nakalagay. So, yung pang-apat, bali ilalagay mo siya dito sa taas. Ayan, bali magiging lock to siya ganyan. So ganyan lang kasimple mga sir. Yung isa sa taas, kasi may bakante dyan sa taas, so dyan mo siya ilalapad. Dyan mo ilalagay yung huling clutch lining. Kung apat lang yung clutch lining mo. Kung lima naman, dyan mo ilagay yung panghuli. Basta panghuli yung dyan sa pinakataas niya. So after mong ikabit yung ilagay yung mga clutch lining, mga sir, mga paps, kailangan tignan mo kung ito mga sir. Yan, yung mga ngipin-ngipin ang kailangan. Iisang linya lang sila, iisang linya lang yan, no? Nakikita niya isang linya lang para hindi tayo mahirapang ipasok ito kasi may mga ngipin din siya o may mga so di, para dito mahirapang ipasok kaya nakalinya. Kung halimbawa hindi siya nakalinya, okay lang mga sir, mga paps, ganito lang. So bali yun, nalagay na natin. So ito yung panghuli.
So ilalagay mo lang ganyan. Ilagay mo lang ganun. Sa itapat mo lang sa apat na 'yan, no. Apat na butas na 'yan. Tapos hanap-hanapin mo lang hanggang pumasok 'yan. Pasok na siya. So hanapin mo lang hanggang pumasok, then ilapad mo talaga siya. Kasi yan, oh, naka-open pa sir, oh. Mga sir, mga lads, naka-open pa 'yan. So ilapad mo, hanapin mo kung saan yung pinaka lapad niyan. Ah, so 'yun, lapad na lapad na siya, oh. So 'yun, nahanap ko na yung pinaka lapad niyan. Kita niyo naman mga sir, ah, mga paps. So 'yan, lapad na siya. 'Yan. Wala na siyang space. So ganun lang mga sir, mga paps, maglagay ng clutch lining. So after maglagay ng clutch lining mga sir, mga paps, isusunod na natin yung spring. Nang sa ganun, aangat itong nasa baba, aangat itong apat na poste na to, kasi dyan natin ilalagay yung apat na spring, kasi sa extra mountain, apat yung spring niya. So dyan may ilalagay yung apat na spring na yun, then ibabolt natin, lalagay natin tornilyo, mayroon sa humigpit. Then yun, tataas yung bandang ito, yung apat na poste ito, tataas pataas dahil sa gawa ng pressure ng spring. So yung mga clutch lining dito sa baba is magdidikit-dikit yan. Kaya yun, kaya magkakaroon ng takbo yung motor natin. So kapag nagkaroon yan ng excuse me mga sir, kapag nagkaroon yan ng spaces, so bali yung takbo ng motor natin is medyo may pagka-slide siya, or slide talaga siya. So ngayon mga sir, mga paps, ilalagay na natin yung spring. So ito yung spring. Ito yung spring natin mga paps. So may apat na spring yan. So ito yung stock spring ko. So stock spring ng XRM110 or V100 is ganito kalaki at ganito kataba, ganito lang kahaba. Yan. So bali nilagyan ko siya ng dalawang racing spring. Bali ano lang to, KHC lang yung brand niya. Pero pwede na rin. So bali dalawang stock at dalawang racing spring. So kung ilalagay natin paps, huwag mo ilagay yung ganyan na magkasabay or magka-line sila. Dapat magkaharap sila para hindi maapektuhan yung plate natin ito. Itong sinasabi kong plate mga sir, yan. Tingnan nyo, nabunyi na kasi gawa ng tigas ng spring. Kasi apat yung nalagay ko. Then nung tinatanggal ko siya, medyo na-outbalance yung pagka-tunilyo ko. Kaya medyo bumigay yung dito sa kabila. Pero so on, okay pa naman ito mga sir, mga paps. So ngayon ikakabit na natin, ipapakita ko kung paano yung paglalagay nito. Kung stock spring lang, walang problema. O kung parehong racing spring, walang problema yung paglalagay. Pero kung dalawang stock spring at dalawang racing spring, so ganito lang mga sir, mga paps. Nalagay mo lang ganyan, kabilaan. Tapos dito naman yung racing spring. Tapos ganyan yung position yan mga paps, ha. Ganyan yung position ng paglalagay. Para maging maayos yung labas ng gawa natin. So after may ilagay paps, mga sir, mga lads. So isunod mo naman itong lock. Ganyan lang. Tapat mo lang sa butas. Then ito yung apat na tornilyo niya na may 10mm na nut. Na bolt pala. Yan. 10mm yan. Apat yan. Nakahaba lang yan. Kasing haba din. Itutornilyo na natin siya. Ito, tutunilyo na natin. Yan lang mga paps, ha. Kung hindi niyo nakuha, panuhin niyo palit-ulit. Nung sa kanon, maintindihan at nakuha niyo. Napakadali lang. Kung titingnan natin, mahirap sa mga baguhan pa lamang. Pero kapag nasana ito na, palagi mo na ito ginagawa, talang wala na lang sa'yo. Normal na lahat sa'yo. Alam mo na kung paano ito gawin. So, after natin ganyan, mga sir, mga lods, kukuha tayo ng pang higpit. So, 10mm. Back wrench to. So, sa paghihigpit ng mga sir, mga lods, ganun din. Higpitan mo, magtabilaan muna. Huwag yung dito magkasabay. Dapat ganyan. Para hindi maapekto, hindi mag-crack yung lock natin dito. Yan lang mga sir, ha. Ganyan na lang. Pwede nyong gawin mga sir, mga lods. Higpitan na agad ito, tapos isunod naman ito. Or pwede yung paunti-unti. Okay lang. Depende sa discarte nyo, mga lods, mga sir. So, yan. Kung medyo na natatagalan kayo ng ganito, gamitin ito, pwede naman kayo gumamit kung may sockets kayo. Ito, halimbawa nito, 10mm na socket. So, ito mas mabilis, mga sir, mga lods. Ayan. So, ako sa ngayon, mga lods, mga sir, ginagawa ko ngayon is, dinirekta ko na siya. So, bago pa na nun, sir, mga sir, mga lods, titignan nyo yung pagkalagay ng spring dito sa bandang baba. Titignan nyo yan, ha. Ito, kailangan nakapasok talaga yan sa loob, ha. Walang nakalabas dito. Kasi kung may nakalabas dyan, mababali. Tendency mababali yan kapag inigpitan na natin. So, yan mga paps, ha. Mga nakikita nyo, papasok nyo na kapag may lumabas, ipapasok nyo. Isa-center nyo siya para malakas yung impact ng spring natin. So, ano lang. Kita nyo hanggang dumating sa pinakahinigpit nyo na.
Ayan, nahigpit na mga sir, no lads. Susunod naman natin yung magkabilaan naman. Ayan. So, madali na lang. Kung ganun gagawin natin, mas madali na lang tayo. Ayan, ipan ka na lang. So, yun. So, yun mga pops, mga lods, mga sir, tapos na. So, yun. So, pwede na natin yan tanggalin mula sa pagkalagay dyan. Yan, ganyan na siya. Diba mga sir, mga lods? So, kahit ilagay niya yan ulit, matik na yan. Pasok yan agad. So, magali, maganda yung pagkakabit natin. Ito yung bushing niya dito sa loob. So, yan. So, huwag yung kakalimutan mga sir, mga lods, ha? Kapag nagkabit kayo nito, may kasama yung malaking washer. Just ni mga sir, ha? Yan, malaking washer. So, dito yung nakalagay, oh. Yan. So, lalagyan mo na to. Yan. Ganyan. So, sana mga sir, mga lods, nakuha nyo kung paano yung pagkakabit ng clutch lining sa XRM110. Same din sa Wave 100 or Wave 110. Same lang sila mga pops. Ang math nyo lang sila. So, yan mga sir, mga lods. Sana naintindihan nyo. May nakuha kayong aral dito sa video natin. Bago ang lahat, gusto ko lang magpasalamat sa mga subscribe sa aming channel. Then, shoutout na din sa inyong lahat. At shoutout na din sa lahat ng tagapanood ng aming mga video. So, hanggang dito na lang mga sir, mga lods. Try ko naman gumawa ng ibang videos patungkol pa rin sa motor natin. Yan o. Panikikita nyo, may binabaklas ako ngayon. Motor ko. Yan. So, bale, nagawa na yan. Kita nyo naman. So, bale, tutorial ko naman sa inyo kung paano ba mag-install ng mga gamit mula sa magneto side. Mag-install ng cylinder head, cylinder block, cylinder head. Paano ba mag-linis ng, maglagay ng valve seal. Paano ba mag-linis or paano ba mag-grinding compound kapag may singaw na yung valve natin. So, yan lahat mga lods, mga sir. Tuturo natin yan sa inyo. Sa ganun, magkaroon kayo ng kaalaman patungkol sa mga ganitong mga pag-aayos sa mga motor natin, mga pops, mga lods. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat.